Makikita nyo yung logo dito na umiilaw. Ayan. Ibig sabihin, ayan yung bagong version na Kila System. What's up? Good morning mga katagumpay. Welcome back to my channel ulit. This is your man, JTV again. At maraming salamat sa pagtangkilik sa ating mga review sa mga motor. At shoutout ko lahat ng mga team katagumpay ko dyan na sumusuporta sa atin. At ngayong araw mga katagumpay, i-review natin ang isang bagong-bagong labas ng Aerox, ang keyless version. At ito yung sinasabi nila na isa sa pinakamagandang nilabas ni Aerox ngayon, na kulay white. Alright, tapos syempre with ABS equipped system siya ni Yamaha. At ayan, i-check muna natin. Let's go. Hello guys, this is the all-new Yamaha Aerox S, and it has a V-bolt automatic transmission type, and this is a TCI ignition type with 58.0mm over 58.7mm bore X-stroke, at syempre liquid cooled type, 4-stroke SOHC 4 bulbs. And guys, ito ay 790mm seat height and hydraulic brake system, and a rear single disc brake with ABS, and it has a 4.6 liters fuel capacity and 155 cm displacement. Front suspension telescopic fork, and it has a 10.5 over 1 ignition type system. So mga katagumpay, konting kaalaman lang tayo. Si Aerox ay unang nilabas sa parting Europe, at ang unang nilabas nila ay 50cc hanggang 100cc, pero nung nakalating siya sa Southeast Asia mga katagumpay, doon na naglabas ng 125 at 155 tulad nito. Alright? So, sa kanila kauna-unahan lumabas itong Aerox na to, hanggang sa nagkaroon na ng iba't ibang version, at ito yung pinaka-latest na i-review natin. So, check muna natin mga katagumpay. Tingnan muna natin itong side panel, ay itong gauge panel niya mga tol. Tingnan natin. Alright? Ayan, ang ingay. Okay, tingnan muna natin itong gauge panel niya. Ang gauge panel niya ay nasa 5 point something inches. Alright, kung makikita nyo, maganda siya. Sobrang laki niya. Unlike kay NMAX mga katagumpay, kay NMAX mga katagumpay, kung makikita nyo, bilog lang siya. Okay, bilog lang siya. So, dito tayo magpo-focus mga katagumpay kay Aerox. At syempre, ang ipapakita ko sa inyo mga katagumpay, ang kanyang keyless system. Ayan, keyless system. Alright, ang susi niya mga katagumpay ay ganito ang itsura. Okay, so dalawa yung logo niya, kung makikita nyo, pero yung isa logo lang yon. Pero ito talaga yung gagamitin natin. Okay, so kung bubuksan nyo siya, makikita nyo dito mga katagumpay. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang off, open, and on. Alright, so kung bubuksan natin siya mga katagumpay, ipepress lang natin ng 4 seconds itong logo na ito. Alright, tapos play natin. So open natin. Ah, isa pa pala, sorry. 4 seconds. 2. Okay. Alright, tutunog siyang ganon mga katagumpay. Okay, tutunog siyang ganon. Tapos, pwede nyo na siyang pindutin dito. Okay, ibig sabihin, open na siya. Click nyo na siya ditong open. Kapag naka-open na ganito, kapit mo ng konti. Ayan, makikita nyo yung open dito. Ayan mga katagumpay. Pwede nyo nang buksan yung fuel tank niya. Ayan, makikita nyo, mabubukas yung fuel tank niya. Ito, ayan yan, yung fuel tank niya, pang bubuksan nyo, sara na natin. Alright, tapos, buksan natin yung seat niya. Okay, seat niya, ito yung seat niya mga katagumpay. Alright, makikita nyo, sobrang laki. Okay, sobrang laki mga katagumpay. Mamaya, explain natin, kasi sobrang spacious nung kanyang lagayan dito. At kasya dito ang isang full face helmet mga katagumpay. Tapos pinalagyan din dito ng ganitong storage. Okay, pinakustomize niya para dito ilalagay yung
mga important documents na hindi mababasa. Alright? Dito ilalagay yan. So, sara na natin mga katagumpay. So, dito naman mga katagumpay, kung makikita nyo sa mga button, bubuksan natin mga tol. Bubuksan natin, ito, tinignan yung gauge panel niya. Kung makikita nyo, ulit. Alright? Kung makikita nyo, pag in-open natin siya, makikita nyo yung ABS system niya dito. Lapit mo ng konti. Yan, kapag umilaw yan, ibig sabihin, equipped siya ng ABS. So, siya yung bagong version ngayon. Tapos, patayin ulit natin. Makikita nyo yung logo dito na umiilaw. Ayan. Ibig sabihin, ayan yung bagong version na keyless system. Alright? Tapos, dito, makikita nyo yung logo. Ayan. Ng temperature. Alright? Tapos, yung, dito, yung, kilometer per hour niya. Tapos, dito naman sa kabilang, left side niya, mga katagumpay, makikita nyo na andito yung tank, system ng tank nyo kung gano'n ang karami. Alright? So, yun lang. Tapos dito sa bandang kanan naman, mga katagumpay, makikita nyo, nandito yung orasan. Okay? Meron siyang orasan. Alright? Tapos ito yung kilometer, yung odo niya. Okay? So, yun lang. Patayin na natin, mga tol. Okay? So, dito naman, mga katagumpay, kung makikita nyo, mapapansin ko, ang gulong niya mga katagumpay dito sa harap ay 110 over yung gulong niya dito mga katagumpay 110 over 80. Okay? So makapal siya mga katagumpay, ibig sabihin mas advisable siya sa road, mas less yung aksidente na mangyayari kasi nga mas makapal yung gulong mo. Alright? So dito naman sa mga katagumpay sa kanyang ilaw mga tol, kung mapapansin nyo, LED light na siya. Alright, LED light na rin siya. At yung kanyang kanyang signal light ay bulb. Yung iba, ang ginagawa ay nagpapa-customize nitong mga bulb dito sa kaliwat kanan niya. Pero hindi advisable yun mga katagumpay. Okay, so tingnan naman natin mga tol. Dito naman, check natin yung kulay niya dito mga tol. Lagi kong sinasabi sa inyo, mas maporma si Aerox kasi nga mas marami siyang edges dito, mas marami siyang syempre yung mga ginagawa ng mga magagandang company, nilalagyan nila ng mga tulad nito ng mga edges na ganito para magmukhang moderno yung itsura. Tapos dito naman mga tol, titingnan natin yung oil niya ay 150 cm. Alright? So ibig sabihin gagamit ka ng dalawa at babawasan mo yung isa ng 10 cm. Alright? So check natin, ano pa ba dito naman mga tol? Check natin dito, same as yung old version ni Aerox mga katagumpay. Parehas lang din, LED siya. Yung signal light niya dito, ay yung brake light niya dito ay LED light na, tapos bulb yung sa signal light niya dito. Alright? So ayun, tapos dito mga katagumpay, pakita ko lang sa inyo din ay nagpalit na kasi yung tropa ko ng JVD pipe kasi ito yung isa sa maganda at napaka in demand ngayon sa market na JVD pipe at pwede rin to sa NMAX, so hindi pa lang tayo nakakapagpalit. Okay, so stock yung shock nya dito, ayan kung makikita nyo. Tapos nandito yung radiator, alright, ng Aerox kung makikita nyo, ayan yung radiator nya. Okay, so equipped by liquid cooled ang Aerox din. Dahil syempre, yung mga old nga, liquid-cooled na. Eto, for sure, liquid-cooled na rin. Okay? So, pakita ko naman dito mga katagumpay sa inyo yung secret na sinatawag nila na secret packet. Okay? So, yun lang tawag nila, hindi ko alam. Dito. Okay, pipindutin nyo lang siya mga tol. Tapos, makikita nyo na siya dito. Kung mapapansin nyo, sa loob, ayan, kung mapapansin nyo, kita ba, tol? Sa loob, ayan. Meron siyang outlet dito, power outlet. Ayan. Okay, may power outlet siya dyan. Bibilihan nyo lang siya mga katagumpay. Bibilihan nyo lang siya. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. Kung mapapansin nyo mga katagumpay, tumutunog siya. Kasi nga, matagal ko siyang hindi nagamit. So, ibig sabihin, nakabukas siya. Papatayin lang natin siya. Alright. Okay. Yung siya. Okay. So, dito naman mga tol. Papakita ko sa inyo si Aerox kasi. Sa mga hindi nakakaalam, hindi dahil ibig sabihin keyless siya, wala na siyang key. Meron pa siyang isang key, kaya lang hindi ko na kinuha dun sa may-ari. Pinahiram lang tayo, pero meron siyang isang key na siguro nalalaman ng mga dealer ng Yamaha na minsan, aksidente talaga na naiiwan mga katagumpay. Yung
susi dito sa loob. Okay? So, andito yung sikreto, papakita ko na sa inyo. Pero, I'm sure naman na hindi to disadvantage sa iba. Kasi, nai-review na rin naman to ni Red Sweet. Papakita ko na rin. Okay? Tol, dito pakita mo. Kung makikita nyo, mga tol, meron dito sa ilalim, ayan, na parang rubber. Bubuksan nyo lang siya. Ayan, meron siyang susian dito. Okay? Pag sinusian nyo siya, ayan o, kung makikita nyo. Pag sinusian nyo siya, siyan nyo siya dyan, nasa mayari yung susi, bubukas to at makukuha nyo na yung susi niya. Okay, ito yung susi o. Alright? Makukuha nyo na dun sa loob kung naiwan nyo itong pang keyless version nitong NMAX. Ah, nitong Aerox. Alright? So, ngayon mga katagumpay, nireview lang natin yung basic specification, yung actual na itsura niya, tapos test ride tayo. At yun lang, wala naman tayo masyadong ipapakita dito kasi yung side mirror naman niya, pinaltan niya pero same pa rin, standard. Okay? Standard pa rin yung mirror niya. So, tara, quick test drive tayo. Alright? Let's go! Si Aerox natin, nakalock. Ano lang natin, i-open lang natin. Open lang natin. Tagala. Okay. Open lang natin mga tol. Ayan. So activated. Yung equipped ABS nya. ABS-CB yun tuloy. ABS nya. So pwede na. Let's start. Okay. Okay. Gusto ko. So tara. Tol, sakay ka muna dun sa motor mo. At saka mo ako to. Oh. Oh, mo to, test drive tayo mga katagumpay. So, lagi ako nagkakamali ng NMAX tsaka Aerox kasi naka-NMAX tayo. So, potensya na kayo doon. Alright? Test drive tayo mga katagumpay. Tara. Let's go. So, habang nagdadrive ako, sabay lang kami ni Kuya mag-drive. Sabihin ko sa inyo yung pakiramdam ko. Kung mapapansin nyo, okay na okay naman siya mga tol. Medyo matagtag din tulad ng NMAX natin. Medyo matagtag lang siya ng konti. Pero yung stability niya mga katagumpay, okay na okay sa akin. Tapos kapag tinatrattle ko siya, medyo malakas siyang bumatak. Kasi nga, siguro mga katagumpay, napalitan na siya ng JBT5. Sabi ganun eh, kapag nagpalit ng JBT5 o yung kahit ibang exhaust pipe, ay lumalakas yung batak niya. Okay? So, okay na okay siya sa akin mga katagumpay. Dito lang sa part na to, kung makikita nyo, yung sa tuhod ko, unlike sa NMAX mga tol, medyo masikip yung tuhod ko. 6 foot kasi ako eh. Ayan o, 6 footer ako. Kung makikita nyo, sagka na yung tuhod ko sa part na to. Okay? Kapag mag-humps mga tol, ayan, okay naman. Okay naman siya kapag mag-humps. Kaya advice ko sa iba, yung mga mahilig sa mga racing type, okay na okay to. 100% maganda. Tapos yung keyless system niya makakatulong din para syempre, kaya ginawang ganon, iwas na ako na rin. And, tapos syempre mga katagumpay, gusto ko nang magpaalam sa inyo dahil may pupuntahan pa tayo. At maraming maraming salamat sa pagsama. Ayan sa kuya ko. Okay, shout out. So yun lang mga katagumpay, please sa mga nanonood na ngayon pa lang, click yun yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi. At salamat, sana nag-enjoy kayo sa quick review natin dito sa bagong keyless Aerox S natin na nilabas ni Yamaha. Alright, shout out din kay Yamaha Santa Rosa. Ayan, kaibigan na natin siya. So yun lang, kung ngayon ko pa lang nanonood, click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi. Alright, so maraming salamat. This is your man, JTV again. Hingang malalim and peace. Peace out.